Yan, 500. Ito naman, ang dilim naman nito. Ang mahal, a 4 bedroom, 1.6. Grabe, kung malaking pamilya kayong lilipat dito, ito pwede to. 1.6. Mura na to, a 4 bedroom. Quincy. To 600, 2 bedroom. Yan, 601. Okay, paano ba to? Ganda. Red roses. Roses are red, violets are blue. Tapos bumili na rin ako ng background para maganda naman tingnan. May kamahalan din to, ha? Bakit ganun? Ano lang naman, kangkong. Parang kangkong, ano ba yan? Tingnan nyo. Hello guys! Happy Valentine's Day sa inyong lahat at sa mga ngayon lang nakakita sa akin dito sa YouTube. Ako po si Vince, content creator, YouTuber dito sa Amerika. And ayun, ang dami na nag-comment dun sa last video. So, if hindi ka pa nang subscribe, subscribe ka na. Sasugutin ko lahat ng mga comments doon sa last video or sa latest video game. And again, yun nga, today is Valentine's Day. Sana ma-upload ko kagad. Gagawa tayo ng cheesecake today. And huwag niyo ko i-judge kasi hindi man ako chef. Hindi ako chef. May gagayahin lang ako. Actually, nagawa ko na to. Third time ko na to gagawin. Sabi ni Bossing, masarap naman daw. Kayang ilaban sa pang-restaurant. Malamang, ginaya ko nga lang. Habang sinasagot ko ang inyong mga comments sa latest video, sorry ang kalat at sorry ang dungis ko, di ba? Bayan, bakit ang dungis ko? Diyan na lang. Papakita ko pala sa inyo, ito ang aking mga kakailangan. Wow, hindi to cooking show ha. Kaya ang gulo-gulo. So ayan, kailangan natin ng sour cream, ng heavy whipping cream, ng granulated sugar, tapos itong whisk, ano ba ito? Itong pang whisk at nasira ko yung pang whisk last time. Tapos apat na itlog. Ba? Tapos 2 pounds or 4 blocks ng cream cheese. Nitong Graham crumbs, at least hindi na ako magdudurog pala. Crumbs na nga pala yung binili ko. Anyway, at itong mixing bowl, tapos itong pinaka-importante, yung springboard pan. Parang pang-baking-baking chorba. Okay, game! Yan, so yan, inayos ko na nga, lalagyan natin ng aluminum foil para hindi lumusot yung yan, parang ganyan. Okay? Okay, habang nag-antay, simulan na agad natin ang pagko-comment. Gerard Roland Guya first. Wow, unahan. Unahan pala ito. Thank you. Vincent Luis Ocampo watching from Pampanga. Wow, Mekani! Yun lang alam, tagule. It's Gino and Hershey. Sir, pa-shoutout naman. Shoutout to It's Gino and Hershey. Saan po ba mas malamig? Sa freezer po o dyan sa snow? Seryoso ba to? Parang parehas lang actually. Kapag ipasok may mukha mo sa freezer, parang ganun din. Pero yun nga, sa sobrang lamig nakakapaso siya. Balak po namin mag-move sa Chicago. God willing po, mid this year. May masasuggest po ba kayong area na okay? Thank you sir, God bless. Eh ganito, para mabilis lang. Ano bang klaseng lugar yung gusto nyo? Ano ba, city ba? Kung city, di sa city kayo tumira, pero dito nga medyo mahal. Tapos, kung gusto nyo nung yung bahay talaga na house and lot, meron dito, pero maliit. Unless, kung talagang RK kayo, alam mo yung mga super rich, mahal yung ganun dito sa Chicago. Kasi dito nga sa city, karamihan building. Tapos, yung mga naka house and lot naman, hindi talaga sa downtown area. Medyo lalayo ka. Though, Chicago pa din. Tapos, yun nga, kung gusto mo ng malaking bahay talaga, doon ka sa suburb, sa malayo. Pero okay yun, kasi dito naman, hindi naman uso traffic. Pag sinabing traffic dito, hindi gaya no, sa Pilipinas na, ano, na bumper to bumper. Anyway, going back nga dun sa ano mo, pag mag-move kayo dito, kung gusto nyo ng malaking bahay, doon kayo sa suburb, kung afford nyo naman, di ba? Tapos kung gusto nyo, nasa city lang kayo malapit, hindi dito kayo city, pero expect na mahal yung mga bilihin and yung mga bahay kung gusto nyo magandang bahay. So yun. Thank you for the comment. God bless. Subscribe. Kim Crisosto mo, magko-comment ako hanggang napapansin mo ko. Haha. BSC. I a pride. Yes, sir. Jaytan. Hi po. New subscriber here, sir. Pa-shoutout naman sa next vlog mo. Shoutout to Jaytan. Going po there by the end of the year. Sa North Carolina. North Carolina. North Carolina. Nice.
Christina Kerubin, more subscriber to Campuser. Oo nga, Christina, sana naman mag-million, no? Feeling. Okay. Thanks, Christina. Gawin muna natin tong ano. So, itong crumbs, kailangan daw ay... Yung crust muna gagawin natin gamit itong gray ham. Kailangan natin 1 3/4. 1 3/4 cup. Tapos 3/4. 1, 2, 3. Tapos, a pinch of salt. Paano ba yung pinch? Salt, 2 tablespoons sugar. So alam nyo, ito yung sikreto para hindi na kayo bibili sa labas. Manggaya na lang kayo ng recipe, masarap na. So, 2 tablespoons ng sugar. 4 tablespoons na butter. So, halo natin ang butter. Tunaw na butter dito sa gray ham. Yan, and then magpipreheat tayo ng oven. Bake 350 Fahrenheit. Start. Malinis yung kamay ko, guys, by the way. Yan, gawin na natin ang ating filling habang nag-aantay. Kasi mahirap mag-antay sa wala. Wow! So, gagamit tayo ng 2 pounds na cream cheese. Kaya tayo gumagawa ng cream cheese kasi paborito to ni ano eh, ni Kate. Ay, bakit cream cheese ako ng cream cheese? Kaya tayo gumagawa ng cheesecake kasi paborito to ni Kate. You know, happy wife, happy life. So ito, ibibit muna natin tong cream cheese para lumambot siya. Tapos kakailanganin natin ng ano daw? Ay, ito na pala. Lagay muna natin itong tawag dito. Itong pang-crust natin dito sa ano. Oven for 10 minutes. Wow, init. So, ano yan? Hey Siri. Set a timer for 10 minutes. Your timer is set for 10 minutes. 1 3/4 cups ng sugar. Then 3/4 daw. 1/4, 2/4, 3/4. Tapos haluin ulit natin para maghalo muna yung sugar and cream cheese. Sabi, huwag daw pagsabay-sabayin kasi baka hindi maghalo lahat. Eh, pagsabay-sabay pinaghalo. Eh. So, isa-isa. One at a time. Huwag pagsabay-sabay. Eh. Sa mayo. Maganda palang exercise to eh. Gamit tayo ito para sure humalo lahat. Gets? Dahil ang hirap mag-multitask. Okay, next is Christine May Andia. Done watching. Tinapos ko talaga, kuya. Hanggang dulo. Thank you. By the way, kuya, ask ko lang pag yung client nyo po na based sa US naglagay ng recommendation sa LinkedIn, may advantage po ba yun pag nag-apply dyan? Salamat. Siguro may advantage in a way kapag yun nga, kapag nag-apply ka sa work na nasa LinkedIn din, tapos siguro yung boss mo, malay mo, nag-check sa LinkedIn. So, makakatulong din siya, pero hindi naman all the time na makakatulong, I mean, to be honest. Pero maganda na meron na nirecommend kanya, ganyan-ganyan. I work with Christine before and she's the best employee, mga ganyan, diba? Makakatulong siya, yes. Feeling ko. Halo na natin yung... Ano ba yan? 2 teaspoon ng vanilla extract. 2 teaspoon. 4 large eggs. Tapos ganun din, sabi, wag daw sabay-sabayin. Isa-isa lang. Timer na. Time na.
Next ay 2/3 cup ng sour cream. And then, kailangan din natin ng 2/3 cup ng heavy whipped cream. 2/3. Ilalagay na natin sa dito, guys. Ganun lang siya kabilis gawin, actually. Madali lang siya gawin. So, ito yung crust, tapos ito yung pinaka-feeling natin. Siyempre, tikman din muna natin. Sarap, grabe. Ay, i-bake nga pala daw ng 325 bit lang. Bawasan natin. Bukas ako sumobra. Ano ba sabi dito? Bake 325 Fahrenheit for 1.5 hours. Okay, 325. Lalagyan natin ng parchment paper tong gilid para pag tinanggal natin to, pag natapos maluto, makinis yung gilid ng cheesecake. O, di ba? Ayan na. Ayun, ganun lang pala. Tapos, ito pang isang sikretong malupit dyan. Kailangan daw ng water bath para, water bath, habang ino-oven siya, binibake, nakapatong sa may tubig para hindi mag-crack yung, tawag dito, hindi mag-crack yung cheesecake. O, diba? Ay, kailangan pala mainit. Ayan, nagligpit na ako ng, nagugas na rin ako ng mga pinaggamitan ko ng mga ingredients. Sagutin natin ang mga katanungan ninyo. And by the way, tulungan nyo ako. Habang nagsumasagot ako, aayusin natin tong bulaklak na pinili ko. Grabe, self-service. Hindi kasi maganda yung buhay dun eh. Tsaka, nung bumili ko kanina, actually pasara na, parang 20 minutes na lang magsasara na yung Mariano's, yung supermarket. Doon kasi mga bulaklakan eh. Kaya nung nakita ko, pwede namang DIY. Yun ang ginawa ko. So anyway, habang nag-aantay tayong maluto yung... Maluto! Habang nag-aantay tayong mabake yung cheesecake, simulan natin ang tanungan. Cricketea, welcome and thank you for including my comments or bids. Lahat din po ng mga info na alam ko, galing lang din sa mga friends ko who had first-hand experience, and I want to share din to everyone. Ingat lagi kayo ng wife mo. Thank you, Cricketea. Ingat ka rin palagi. And JL, Splash Island yun bro, sa may sa amin lang yun. Yung mga homeless naman dito, may sustento pa rin ang karamihan sa government. 600 ata ang allowance sila every month. Oo, alam ko meron silang allowance per month eh. Per week nga yata yun sila. Ewan ko anyway. Laki ah, 600 din. Kaya kadalasan kapag every winter season, karamihan sa kanila sa mga motel natutulog. Kaya ang motels dito gabi lang kadalasan nag-open for sleeping or resting lang kasi talaga. Ang meaning ng motel dito, hindi for tutot. Unlike sa Pinas, grabe. Oo nga no. Splash Island Day? Oh, alam ko yung Splash Island yun yung sa may Ace Lakes malapit eh. Itong Splash Mountain, iba rin to bro, yung sa ano yun, basta Laguna din. Google mo, Splash Mountain, tas ako pala yung mali eh, no? Parang yun yung tanda ko eh. Jericho Dizon, wow, yan hinihintay ko talaga pang mayroon halo-halo. Halo-halo challenge, mainit na sa Pilipinas, ingat idol. Malay nyo. Teka, ganda ng cup mo idol, Arbor, na yan, saka yung shade. Shades! Ito yun! Hindi siya shades. Transition lenses. So kapag maliwanag, kapag maaraw, automatic siya nagiging shades. So malabo kasi mata ko. So ayun. STTTD Cake. So, hello po Kuya Vince. Ngayon lang po ako nagtanong, but I'm always watching. Uy, STTTD Cake. So thank you. Pero kapag gusto ko po maging citizen dyan sa US na wala pong nagpetition or self-made lang na walang kapamilya, walang pamilya or kakilala, ilang years po mapaprocess at ano po ang mangyayari or consequences throughout the process? Wala or bawal po bang umuwi ng Pinas? At bawal po ba mag-travel sa ibang bansa like Europe habang nagpaprocess ng citizenship?
Wala lang po akong idea and pwede po bang dual citizenship, American and Filipino? Ha! Thanks po! Maraming salamat, STTTD Gigso, kung palagi ka naka-antabay at matagal ka na palang nanonood. Okay, sagutin natin isa-isa. Ayan, gusto mo maging citizen, wala nag-petition sa'yo or kakilala. Pwede naman. So, first way is, ano bang work mo? So, pero kapag gusto ko po maging citizen dyan sa US na wala pong nag-petition or self-made, hindi. Kailangan may mag-petition sa'yo. Kung meron kang jowa dito na citizen, syempre kanyang love mo. Ano? Pwede kanya i-petition as fiancé. Tapos, kapag naman yung work mo, pwede kang i-petition, pwede ka pumunta dito. For citizenship, matagal pa yun. Pero kung gusto mo talaga makapunta nga dito, magstay ka lang. Kapag permanent resident ka, kailangan mo magstay ng 5 years kapag employment base. Tapos kapag fiancé naman, which is may papakasalan kang citizen, 3 years lang yata. Tapos pwede ka na mag-apply ng US citizenship. Pero dito, walang nag-petition or self-made. Wala eh. Kailangan merong mag-petition sa'yo. Yun yung alam ko. Either, yun nga, family base, employment base. So yun. Ilang years? Gaya ng palagi ko sinasabi, iba't ibang ano yan, case-to-case basis. I mean, sa amin, all in all, mga 3 years inantay namin. Yung iba nga, merong 5, merong 8 years. Matagal. Pag fiancé visa yata yung mabilis. So, yun. Ah, tas kapag kunyari, ano ka na, hindi naman agad citizenship. Hindi ka naman agad citizen pag nag-apply. Kailangan magiging permanent resident ka muna after some time. Tapos, ayun, ano bang ano? Pwedeng umuwi ng Pilipinas. Gaya namin, pwede kami umuwi ng Pilipinas pero hindi kami pwedeng lumampas ng 1 year. 12 months and below lang. Kailangan less than 1 year makabalik kami dito. Pero parang weird naman nun, isang taon ka magbabakasun. Paano kung may work ako, diba? So normally, kaya yung mga kapamilya nyo rin na iba na nandito sa Amerika, pag nagbabakasun sa Pilipinas, iba 6 months lang, iba nga 1 month lang kasi may mga work, diba? So yun, kapag permanent resident, bawal kaming lumabas ng Amerika ng more than 12 months. Yun. Tapos, sabi mo, bawal po ba mag-travel sa ibang bansa? Like Europe? Pwede. Pwede naman. Pero since Philippine passport holder ka pa rin, I mean, Filipino citizen ka pa rin, kailangan mo mag-apply ng visa na, I mean, guys, atin sa Philippines, atin, tayo mga Pilipino, kailangan natin mag-apply ng Schengen visa, di ba? Para sa European countries. So, ganun din yun. Hindi porque nandito na, kung Filipino citizen ka pa, kailangan mo mag-apply ng kung ano yung rules for that country na pupuntahan mo kung kailangan ng visa. Kung meron ka pang tanong, kung feeling mo hindi ko nasagot yung tanong mo, di comment ka dito sa video na to na i-upload ko, I mean, para masagot ko sa susunod. And mag-subscribe ka na rin. Thank you. And pwede po mag-dual citizenship, American and Filipino. For sure, pwede yun, no? Marami akong kilala na dual citizen. Next is Angelina Herrera. Blue hearts. Heart. Next, Jean Sencano. Present. Wah. Ganyan, dapat ganyan, supporters, supporting. Next is si Mabel ko. Inaabangan ko talaga ang vlog mo, Sir Vince. No skipping ads para di ko ma-miss any details. Grabe, salamat. May tanong ulit ako, Sir. Yung mga homeless na Filipino, wala ba silang relative dyan sa, na makakatulong sa kanila? Bakit kaya mas pinili nila mag-stay dyan kaysa umuwi dito sa Pilipinas? At least dito may bahay sila. We really don't know. Medyo natakot lang ako sa thought na homeless eh. Haha. Actually, tanong ko rin yung dati. Sabi ko, bakit kaya pinili nila magstay dito, no? I mean, kung may kapamilya naman sila dito, bakit hindi sila alagaan? Or kung may kapamilya sila sa Pilipinas, bakit hindi sila umuwi na lang kung mas okay yung buhay nila? Doon nga sa Seafood City, yung supermarket, may nakikita kami palagi na homeless. Di ba may mga taga Chicago na nanonood dito? Na, kapag pumunta ba kayo ng Seafood City, nakikita niyo yung si brother na may signboard pa nga sa minsan eh. Na yun nga homeless siya. Siyempre hindi bilang social distancing, hindi rin namin Tsaka pala, nakikita namin siya pag nasa loob kami ng sasakyan. Hindi natin alam, siyempre may kanya-kanyang problema yung mga tao. Meron siyang pinagdadaanan siguro kung bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas. Yun nga, gaya na sinasabi ko, hindi lahat ng homeless masama. I mean, hindi mo sila masama. Mabait nga sila, guys eh. Marami na akong nakilala ng homeless dito. Mabait talaga sila, promise. Oo nga, ano kaya rason ba't sila nag-stay dito, no? Ang lamig-lamig pa naman. I mean, lalo mahirap maging homeless dito pag nag-snow. Sobrang lamig. Lou Antoinette Cojon, hi, it's me again. Request ko, idol, gumawa ka ng A Day in My Life video para maiba naman. Kahit simple lang, basta realistic, yun lang. Oh, realistic. Itong nakikita nyo, realistic talaga to. Wala akong masyadong ini-edit. Meron akong A Day in My Life, grabe. Pero yun yung pumapasok pa ako sa office.
papakita ko dito, hanapin mo na lang yung title. Tapos, or kung kaya ko i-link, kung mahanap ko. Pero meron ako a day in my life. Pero sige, tatry ko one of these days or baka next week or basta in the days to come na mag a day in my life. Pero work from home kasi ko eh. So, wala kayo masyadong makikita na ano, ganap. Next, waray kwarta. Question ko sir, meron ka bang investment sa stock market or cryptocurrency? Sa stock market meron, cryptocurrency wala. Cryptocurrency wala. Harold Badwa, thank you Kuya Servins. Kuya Servins, stay safe. Thanks Harold Badwa, stay safe din. As always, Unexplores. Hindi ko na nagawa yung bulaklak, di ba? Wait lang, sagutin natin to. Shoutout from Northern Ireland, next time host. Whoa. Hello, shoutout sa mga taga Northern Ireland dyan. Malamig dito pero parang mas malamig dyan. Ganda ng surroundings, puting-puti. Enjoy sa gala. Thank you, and curious din ako gano'ng kalamig ngayon dyan. Tingnan natin sa Ireland. Tingnan natin sa maps or sa weather pala, I mean. Dito sa Chicago, naka-Celsius ako by the way, pero ang standard dito is Fahrenheit. Pero bilang sanay ako sa Celsius yung ginagamit ko. Negative 19 in Celsius. In Fahrenheit, negative 2. Okay, hanapin natin ang Ireland. Ayan, sa Northern Ireland ngayon ay 7, guys. So, dito sa akin sa Chicago, negative 18. Well, negative 18, 19. Depende sa ang location. Pero nasa Chicago ako. Fine. Negative 18. Sa Northern Ireland, Unexplored 7. Kita mo yung diferensya. Grabe, diba? Freezer. Ayan. Sa Fahrenheit to, ha. Pero Celsius, bilang tayo mga Pinoy, sanay tayo sa Celsius. Negative 18. Tapos, Northern Ireland 7. Okay. Malamig din pala sa, ano, sa Northern Ireland. Ang gulo ng vlog ko, sorry naman. Gusto niyo to eh, yung realistic, di ba? So ito yung realistic. Pero sa Instagram ko makita niyo yung mga collab ko. Edited lahat ng video, syempre. Yeah, next is Denise Loyola. Baka may idea ka po about Quincy, Illinois. I will be deployed there. Ikaw ba yung nagtanong sa akin before? Alam ko may nagtanong sa akin about Quincy. About Quincy, sige, tingin tayo ng mabilisan. Magkano ang, let's say, one bedroom apartment. Yan, papakita ko sa inyo. Quincy, Illinois. Yan. Si Google, Valentine's na rin. Apartment. Ito, legit tong apartments.com. Eh. Dito tayo. Magkano kaya dun? Ayan. So, Quincy, Illinois, call for rent, 2 to 3 bedroom. Kaso wala namang price na sinulat. Ayan, ito. 1 to 2 bedroom, available soon. Sa Quincy. Mukhang ano. Ay, ito. Bakit ganun yung itsura? Bakit clubhouse yung 630 to 755, mura yun. Well, kasi suburb siya. Quincy, ito 500. I'd get one bedroom, siguro isang kwarto sa bahay na to. Ayan, 500. Ito naman, ang dilim naman nito. Ang mahal, four bedroom, 1.6. Grabe, kung malaking pamilya kayong lilipat dito, ito pwede to. 1.6, mura na to, four bedroom, Quincy. Ito, 600, two bedroom. Ayan, 601. So, at least nakakakita ka na ng idea kung magkano. 3 bedroom, 1,200 sa Quincy. Tapos, pala by the way, bakit ang dilaw ko na? Ano ba? So, Denise, yun, as for the apartment, yun, mga, depende, ilang bedrooms, pero nakita mo na yung price. Kapag lilipat ka dito, tapos kasama yung family mo, kung may bata kayong kasama, may bata ba kayong kasama? I-consider mo rin yung district ng school. Kasi merong mga dito may mga school rating makikita mo sa basta i-google mo lang ano yung rating ng school, 1 to 10 yun. So syempre kapag feeling ko pag mga 7 and above mataas yun. So consider mo yun kasi alam mo na dito iba yung pagpapalaki ng mga bata dito. So iba rin yung ano nila. Thinking. By the way, Denise, if may tanong ka pa, comment ka lang ulit. Jaco Castro, lagi po ako nanonood ng mga vlogs mo at itatanong ko lang po Kuya Vince kung may mga opportunities rin ba sa Amerika ang mga trabaho related sa customer service or call center? Call center. At mahirap po ba makaharap ng trabaho dyan sa Amerika for call center industry? Sana mapansin at masagot mo po. Salamat po Kuya Vince. Actually, feeling ko madali lang mag-apply ng call center dito. Call center agent. Nag-try ako once nung bago kong dating dito. Nakuha ko agad. Ano yun? Meron ditong Accenture, may Sykes. Ano ba? Yung Sykes, kasi di ba may Sykes sa Pilipinas. Sykes. Kahit yung sa mga kilalang bank like JP Morgan, Bank of America, lahat ng kumpanya merong call center. Madali lang makuha. Pero sa feeling ko,
yung mga nagko-call center dito, no offense man, but pero yung mga nagko-call center dito is yung mga parang matanda na. Di ba sa atin, sa Pilipinas, yung mga nasa call center is mga millennial, karamihan na. Hindi ko sinasabi kasi may mga naka-work ako before na ano, medyo may edad na rin. Pero karamihan, I would say, na nasa call center industry sa Pinas is mga millennial. Dito mga ano, matanda, yung mga ayaw lumabas masyado. Kasi karamihan ng call center ngayon nasa, naka-work from home din. Tapos sagot-sagot ng telepono, di ba? So, I guess, yun yung work na madaling makuha dito. Pero syempre, kailangan tao dito yung accent mo, galingan mo din. Kasi, alam mo na, maraming, hindi natin, I mean, in reality, marami pa rin racist. Kapag natunugan nilang meron kang accent, minsan iko-call out ka. Hindi naman lahat, pero may mga ganong tao. Lalo yung mga rude. Diba? Pero, yung tanong mo is, kung madali lang ba magka-work dito, like sa call center industry, madali lang. Ay, pero yun nga, yung mga call center, nasa call center dito, kaya hindi rin masyado gusto ng mga kasing edad ko, kasing edad natin kasi, mababa yung sweldo. Hindi mababa, pero hindi siya mataas, yun na lang. Next is Gemwatch. Wow, Snow, nice video po. Sa Portland din, snowing na, keep safe. Nasa Portland, Oregon? Tama ba? Portland, sa may Portland, Washington? Saan ka? Yun yung dalawang Portland na alam ko eh. Gemwatch. So, oo nga, nagsusnow. Kung nagsusnow ngayon, Portland, Washington yata. Anyway, nasa Seattle, which is malapit lang din yata. Malapit ba yung Seattle sa Portland? Nagsusnow na rin. Nakita ko yung pinsan tsaka yung tita ko dun. Nag-story sila, nagsusnow ngayon. Dito parang normal lang din naman. Next is Justin Ocampo. Kuya Vince, di na ako magtatanong. Parang parehas lang din naman ng tanong yung last question mo. Po, salamat po. More subs to come. Okay lang, Justin. So, kung may tanong ka anytime, comment ka lang. Hi, it's me. Yup, Vince, you're correct. Wala pang options at the moment na mag-petition ng mga aunts, uncles sa pamangkin nila. Ang family bill, ang family base lang ay parents to children and or adult children of a US citizen or lawful permanent resident. B, spouse, which is asawa, spouse, oh, pwede talaga, ayun, spouse ng lawful permanent resident or US citizen. Third is fiance. Fourth is sibling to siblings. Sibling to sibling. Hope this helps. So, thank you so much. Hi, it's me. So, sa mga may tanong pa dyan, curious kayo sino yung mga pwedeng i-petition. Ayun yun. Thank you. Hi, it's me. Natawa ako nung lumabo ka. Parang naging panaginip kita eh. Grabe. Panaginip talaga. Christine Joyce de la Peña. Next. Simplifying mo talaga, Vince. Sorry, wag ka sana ma-offend. I just realized you are like baklang lalaki. Baklang to. Are you familiar with baklang babae? Yung tipong dahil kwela ko, kwela ka, ganon for me. Kasi yung kwelang babae, straight na babae, pero yung the way she acts, talks, jokes, may pagkabakla to make things light, ganon lang po. So parang ganon din sa baklang lalaki. Straight na guy, pero since you're easy to go with, di ka katulad ng ibang guys na super quiet, intimidating, mean, etc. Ikaw yung tipong friend na guy, like na ang dali pa kasamahan, cowboy, walang arte, simple, di mayabang at witty. Ang dami sinabi, pero grabe na-appreciate ko. I don't mind, baklang to. Ayun, hindi ko alam eh, ganito talaga ako guys. Hindi ko alam, pero ano ba? Kailangan bang baguhin? Ayun, ganito talaga ako, paano ba? I guess, basta kung ano yung nakikita nyo ito ako, kung ano sa tingin nyo ako, yun na lang, sige. Pero hindi, straight po ako guys. Baklang babae, baklang lalaki. Oh, gets ko, dami explanation eh. Ano ba? Regards, more subs to you and can't wait na magka-baby kayo ni wifey. Wish you all the best. Thank you. Yung sa baby, hindi ko alam. Madami pa kaming plano eh. Baog yata ako. Joke lang. Thanks sa pag-share ng life niya dyan. So yes, you're very welcome. Ayun, hindi ko alam. Siguro, kengkoy lang talaga ako. Tapos, ayoko lang ng malungkot kasi. Ayun, ayoko lang ng malungkot. Gusto ko lang palaging masaya. Pero, pero ganito yung tono. Okay, Christine. Baklang to. Next, apo ni Pablo Bolan. Grabe, parang ang lamig dyan. Sobra, sir. Parang nag-vape ka, sir. Sa sobrang lamig. Pakibisita din po ako, sir. Oo, titignan ko yung channel mo, apo ni Pablo Bolan. Tignan ko yung mga vlogs mo, sige. Oo nga, parang nag-vape eh, no? Sobrang promise. Konting ganun mo lang, uuso ka agad. Pero ang saya, saya paglaro. Hindi mo na kailangan mag-yosi. Ganun ka lang. Oh, last na pala to. Thomas Bautista. Groceries haul naman po next time. Oo nga, ang daming
i-request ng grocery haul. Pero sige, tatry ko talaga yung best ko. Ang hirap kasi mag-grocery ng ano eh, lalo ko yung top lagay namin, nag-grocery kami once a month lang. So sobrang dami. Kaya pag kapag tulak-tulak ko yung cart, mahirap din hawak yung camera. Bili kaya ako nung ano, yung ganun. Yung pang fear factor. Diba yung nakasabit ganun, tapos may nakaharap na camera sa harap. Para makapag-grocery. Pero sige, tatry ko yung best ko next time na habang nag-grocery para mapakita ko yung mga bilihin, ganyan. Guys, sa mga, ano ba gusto nyo? Sa Filipino supermarket ulit, dun sa Seafood City, o yung mga Walmart, Target, Tarjay, yeah, Target, o yung mga pang-US na supermarket. Let me know. Yun. So, yun lang yung ngayon, yun lang yung mga comments today, which is andami din pala. Today is Valentine's Day. I-upload ko na kagad kung kaya ko habang nag-aantay tayo ng cheesecake. At ayusin ko na to pala, by the way. Itong, ano, tawag dito, itong bulaklak para mamaya samahan nyo rin ako. Ay, hindi na pala. Kasi i-edit ko na ngayon eh. Bibigay ko na to mamaya. So, yung pagbigay ko ng flowers, makikita nyo na sa susunod na video. Okay? Ayusin na muna natin. May pagkain pala yung bulaklak, hindi ko alam. Amazing. Okay. Paano ba to? Ganda. Red roses. Roses are red. Violets are blue. Ano ba? Tapos bumili na rin ako ng background. Background! Para maganda naman tingnan. May kamahalan din to, ha? Bakit ganun? Ano lang naman? Kangkong. Parang kangkong. Ano ba yan? Tingnan nyo. Hindi nga ako marunong. Ipapatong yata ang ganun. Ayan! Oo nga, ganun nga guys. Gaganun lang siya. Ayan, no? Hindi na pala kailangan effort. Kasi ito nabili ko. Actually, hindi ko alam kung libre kasi pa-close na yung ano, yung Mariano. Sabi ko kay ate, ate walang Tagalog. Ate walang, there's no price. Is this free? Sabi niya, sige, kunin mo na yan. In English, syempre. Yun lang, hindi ako marunong mag-roll yun ng mula ko. Tapos ko na yung bulaklak na to. Ang hirap pala mag-ano ng bouquet. Hindi maganda. Ewan ko, okay lang ba? Hindi ako marunong talaga, pero I tried my best. Aisin ko lang yung pagka-bowl. Okay. Ayan. Okay. Ayan lang. So, matagal pa matapos pala yung cheesecake, eh gusto ko na edit at i-upload to. Again, maraming salamat sa panonood, guys. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Sana masaya kayo sa araw na ito. Follow me on Instagram and magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye!